Good morning guys. Today, ang gagawin natin, mag-assemble tayo ng bagong computer. Ang mga bago lang is yung mga parts niya. Meron tayong old computer, gawin natin bago. Meron tayong bagong parts. Ngayon, subaybayan niyo ako kung paano mag-assemble ng old computer to new computer. Okay. Ito yung mga video card. Bagong video card. Ewan ko kung anong video card to. So ito. Meron siyang yan. HDMI, DV, and then VGA. Yan. Kailangan natin itong video card kasi yung processor natin ito. 9th gen processor. 9th gen processor, 9th gen na Core i3 is nangangailangan siya ng graphics niya. Kita ba? Kita hindi. Yan. Discrete graphics required. So, ito yung graphics natin. Ay, graphics processor. Okay, bago. Meron tayong Western Digital 1 terabyte yung ilalagay natin para pang malaki ng files o pang office yung i-assemble natin. Okay, yan Western Digital, kita ba o hindi na 1 terabyte. Tapos Hyperfury na ito DDR4 na dalawang Hyperfury na DDR4. Yan, kita nyo ba DDR4 siya. 8GB yata yung dalawa, so bali 16GB lahat to. Okay, so ito yung ilalagay natin. Okay, power supply 700 watts power supply. Yan. Kita ba power supply 700 watts. Last is motherboard na gigabyte na motherboard. So, ito yung mga kailangan natin para makasimple tayo. Compatible siya sa Intel Core 9th Gen. Yan. Intel Core 9th Gen. Yung processor natin 9th Gen na Intel. Number niya is ito. B365M DS3H. Okay. At ang panghuli, yung OS natin. Windows 10. Daming Windows 10. So, yun yung mga kailangan sa pag-assemble ng isang unit ng computer. Yung keyboard mouse, wala kang keyboard mouse. Bahala na silang mag-provide. So, i-assemble lang natin yung system unit. Bahala na sa kagamit. Buhan ng keyboard at mouse. Okay. So, ngayon, tanggalin natin yung old na computer. Tapos, lagay natin itong mga bago. So, bali, ito yung old na computer na i-disassemble natin. Tapos, lagay natin yung bago. Okay guys, so ngayon, ready na yung pag-assemble natin. So, ito na yung mga kailangan natin. Yan yung bago nating i-set up. Ito yung old computer. Ang gawin natin, tanggalin natin yung mga dating nandun sa loob. Tapos, i-unpack natin yan. Tapos, assemble natin, lagay natin dito. Okay guys, so, subaybayan niyo ako kung paano natin gagawin ito.
Yan, so una, tanggalin natin yung mga connectors. Okay? Connectors ng power supply. So, pwede na natin tanggalin tong power supply. Pero next muna dyan is yung connection naman ng hard disk sa motherboard. SATA lang naman yun. Tanggalin natin. Ito, tanggal na to. Tapos, yung mga connector ng front panel connector. USB, power on, audio, USB. Tanggalin natin. Ayan. Pwede na natin tanggalin itong hard disk, motherboard, at power supply. Tapos na. Yan, tapos na. Tanggalin natin yung power supply. Ilagay natin to. Yung paglagay is meron tayong guide. Yan o. Meron tayong guide dito. Kita ba? Yan, guide.
Yan, tapos ito. Tingnan natin to doon sa dito. Dito sa gilid, ito. Ito. Yun. Yun, tapos yun. Diyan natin i-exacto doon sa guide niya. So, lagay natin. So, dapat nakaganon siya. Okay. Tapos, lagay natin. Yan. Tapos, tcharam! Tapos na. Paglagyan niya dito pala is dapat dito sa CPU fan, sabi niya dito CPU fan, huwag niyong ilagay sa system fan. Ano, meron siyang sinasabi doon na system fan, huwag niyong ilagay doon, huwag dito, dito niyong ilagay CPU fan. Ngayon, ilagay natin tong ito. Yung harap niya is dapat nakaganito siya. Ito yung nababasa dito. Sa top. So, paganun. So ngayon, ipoconnect na natin itong connectors. Itong connectors is old. Kaya kailangan nating alamin kung ano yung mga parts niya. So katulad nito, ito is dalawang USB to. Kita ba? Yan. Basa? Yan, yung VCC data, negative data positive, ground. Yan. Tapos ito yung audio natin. Tapos kita ba? Ilagyan na lang natin ng ilaw. Yan. Ilaw na. Para clear. Yan. Speaker. HD power LED. Power LED to. Yan, HD LED. Tapos, preset switch.
And then power switch. So ito, hanapin lang natin dito. So mostly dito lang sa gilid. So ito, andito yung mga ito. Itong mga tong maliliit na connector sa front panel is dito siya. Tapos itong USB. Yan, ilapit natin para makita. Kita ba? Yan. Hindi ba makita? Yan. Paano natin i-zoom? Yan. Zoom natin. Diyan sa kabila. Yan. So ngayon, ilalagay natin itong mga maliliit na ito. So, mostly ngayon, yung mga motherboard, meron silang mga labels. Kaya wala kayong problemahin dito. Yung mga old noon na computer, wala to. Kaya nahihirapan yung mga iba na magkoconnect dito. Minsan nagkakabaliktad. Kaya nagkamali-mali sila. So, kung doon sa testa, isa kang mali, wala na, bagsak ka na. So, yung mga nag-aaral ng mga ganito assembling, important ito. Okay. So, maraming estudyante na nagkakamali dito. Nung college ako, daming nagkakamali dito. Yung mga high school ngayon, ito na. Dapat alam yung mga to. Kasi meron kayo yatang subject dito sa assembling na kumukuha yung mga IT. Okay, so power switch, lagay natin yung power switch. Asan yung power switch dyan? Power switch is nandyan lang. So dito natin ilagay. Okay. Yan. Tong LED, power LED. Kung titignan nyo, negative sa dito, tapos positive banda doon. So baliktarin natin to. Ganyan dapat siya. Tapos ang pag-hook niyan, diba nakaganyan? Ganyan natin dito. Yan. O, mas maganda para makita yung yung sulat niya, baliktarin niya. As you can see, tingnan nyo ah, ito negative papunta dito. So pag ganito, ay hindi nakita. Sorry. Ito nakaganon. So ang pag-pwesto kaganon. Ayan. Ayan. Yung sulat niya nandito sa harap. Okay, para makita. HDD LED. Ayan. HDD tapos positive negative din. HDD LED. Kita ba? Sus, nakokoberan. Ayan. Okay. Tama ba? Tapos itong reset. Okay, so yan. Tapos speaker. Ito lang yung speaker. Okay, yun yan. Tapos ito kita ba? Yan, punta natin dyan. Ito yung USB front panel, USB 1 front panel, USB 2. So front panel to. Okay, ito. So ilagay natin. Ang paglagay dito is ganito siya. Ganito. Yung ito, you can see VCC data ground. Yung ground malapit doon sa empty. Yung walang ano siya, pin. Ito. Yan, yung ground. Yan malapit. Yun yung hint niya.
So from ground, katabi niya yung impidon ni slot. So dapat nakaganito siya. Okay. Yung USB kasi natin is yung latest na USB. Ito is old na design na USB. Okay. So yun, yung last na lang nilagay natin is tong audio. Hanapin natin yung audio. Nandyan lang naman yung audio. Okay. Yan. Yung wala siyang butas. Yun yung ilagay natin dun sa intipin dun. Yan. So, okay na. So, you can see. Tapos na ng lahat. Yan. So, okay na. Okay na tayo dito sa front panel connectors. Okay. I-zoom out natin. Yan. Okay na. So next is ilagay natin yung mga iba. Okay na. Yung titignan nyo lang dito guys is dapat walang mga connector na nakasagabal dito. Kasi kapag masisira to, masisira din yung processor. Kaya dapat to is free sa mga objects. Okay. Test na natin itong ginawa natin kung gumagana siya. So, okay na. Na-assemble na natin. So, ang kulang na lang is yung installation ng operating system. So working na. Okay na. Yan. Okay na siya. Working yung video card, lahat okay na. So yun yung BIOS niya. So install na natin to. Windows 10 64-bit. Okay. So hanggang dito na lang. Gagawa ako ng separate video para sa installation ng operating system. So, okay na. Na-assemble na natin yung old computer to new computer. So, lahat na na yung nandun sa loob is bago lahat. So, yung hindi lang napalitan is itong casing. Okay. So, okay na. Lahat. Hope may natutunan kayo kung paano mag-assemble ng isang system unit. Okay? So, thank you for watching and God bless.